in what aspect, which aspect do you not agree with the president? Well, ganito, kung ako ang mag-a-advise, ang sasabihin ko, pag-aralan natin yung ginagawa ng Vietnam. Vietnam, mas matindi ang problema nila kasi kapitbahay nila sa lupa at sa dagat ang China. Okay. At sila merong daang taon, hindi lang daang taon, baka 1,000 taon na na pakikitungo sa China at nagkaroon sila ng mga gera dyan. Naggera sila noong 1979, land war. Noong 1988, nagkaroon sila ng naval encounter. Namatay yung mga almost 70 tripulante ng Vietnamese Navy. Inatake noong early 70s yung kanilang paracels, dati Vietnamese territory yan, in-assault ng China. Tapos noong 2014, pinasok ng China ng isang oil rig, giant oil rig, ang exclusive economic zone ng Vietnam. Wow. Ano ginawa ng Vietnam? Nanindigan sila. There was a physical confrontation, sinalubong ng mga Coast Guard ships, fishing vessels ng Vietnam, ang oil rig ng China na escorted also by Coast Guard ships. Nagkaroon ng physical encounter, banggaan, for about 3 months. After 3 months, umatras ang China. Pero hindi ito nagdulot ng gera, hindi nagkabarilan, kasi iba na yung panahon ngayon, hindi katulad noong 1988, 1979, pwede kayo magputukan. But now, people are more careful because the world is watching. So after 3 months, umatras yung China. Pero tuloy ang kanilang diplomatic engagement, nagpapalitan ng bisita ng head of state, ng premier, tuloy ang trade, tuloy ang relationship, pero tuloy pa rin ang standing up ng Vietnam. Ang ginagawa ng Vietnam, they stand up diplomatically and at the same time they also fight, improve their defense capability. But Congressman, didn't that also happen to the Philippines? I remember nagkaroon ng habulan, di ba? Pero ano yun, binubatay ng tubig. Medyo ang kalaban nila mga fishing vessels mga bangka Pero there was also Coast Guard ship. Bangka ang kalaban nila, bangka ng mga taga-Sambales. In other words, itinaboy yung mga mangingis ng Pilipino. So, hindi pa nagkakaroon ng inkwentro nung una, ang China at saka ang Philippine Coast Guard natin. Not in a military sense. Pero, mabalik ako doon sa Vietnam. This, despite the fact na during the Vietnam War, yan po yung BFF, di ba? Yung China at saka Vietnam. And it must be said also, Congressman, na dahil doon sa oil rig na yon, may nangyari sa loob ng Vietnam na hinagad nila. Nagkaroon ng mga violent demonstrations. And we are not saying we should do that. No, we are not saying. Kaya ibig sabihin, ganun katindi na umalsa din yung mga mamamayan. Sa galit nila sa... Kasi China. Galit na sila sa China dahil kinuha yung paracels. Tapos ito na naman, papasukin yung exclusive economic zone para sipsipin yung oil nila, no? Na hindi sila pumayag dito. But you know, when you kapag tiningnan ninyo yung pagkakaiba ng Vietnam at saka Pilipinas in terms of ano ba yung pakikitungo natin sa China, friendly. Very friendly. Tayo di ba? At least the administration is, di ba? And therefore, it makes us think, you know, meron bang alam ang administrasyon na hindi natin alam na baka kaya sila nagiging kaibigan o mas malapit sa China kaysa sa US at this point in time. I can understand the strategy of the president. A strategy na nababasa ko naman, no? At siya naman ang sinabi niya. Gusto niya ng diplomatic engagement. Hindi katulad nung una, halos hindi na nag-usap, lalo na mag-file tayo ng protest. Gusto niya ng economic engagement at nagkaroon ng resulta. Last October 2016, after the state visit of President Duterte, pagbalik niya, meron siyang inuwing $24 million economic package. Now, how much of this has been disbursed already? Medyo wala pang masyadong balita. Nakaplano pa yan, magbibidding pa, mamimili pa kung ano yung mga gagawing mga projects, sino yung mga contractor dyan. But whatever, andyan na yung plano, kasama yan sa build. But then, what struck my attention when Premier Lee Keqiang visited us November after the ASEAN, nagpasa sa Malacanang, no? Binigyan siya ng magandang state reception doon at binasa niya yung mga proyekto na pupunduhan daw ng China. But then, I think almost on the same day or right after,
one of the major newspapers came out with a nice editorial. Nakalagay doon, no amount of credit, no amount of loan, no amount of grant, no amount of assistance, project, etc., etc., can basically compensate for the possible loss of our exclusive economic zone. Kasi parang ang pinaparinig nitong editorial nito, eh parang because of that, medyo parang humihina ang paninindigan natin. Parang yun ang kapalit. Oo, baka yun ang kapalit. I'm sure hindi, no? Kasi nagtataka tayo, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin pinag-uusapan yung panalo natin sa arbitral tribunal. Ayaw nilang pag-usapan. The president promised that at the proper time. Yeah. In fairness naman, at the proper time. Kaya lang ang tanong, when is the proper time? Yeah. Kasi pag masyadong matagal, baka gagawin rin istratehiya ng China, ididribble tayo. Sabihin, teka muna, pag-usapan mo natin yung railway. Pag-usapan natin yung tulay na gagawin namin. At saka, totoo po so, ba? So, habang nagtatagal, parang later, sabihin nila, lack of interest ang Philippines. Ayaw na pag-usapan itong... For that matter, iba yung lack of reaction din, di ba? Kung medyo, sabi nyo nga, kung medyo pinasok na yung bakura ninyo at sinabi na, ay hindi, dito lang naman ako sa may garden ninyo eh. Even diba? In ordinary life, di ba? Pag may lupa ka na medyo napabayaan, mayroong mga nag-occupy doon, tapos wala kang ginawa, after 10 years when you go to court, the court will tell you, you have abandoned your rights. You lost by default. And by the way, totoo po ba na yung mga milyong-milyong dolyar na galing sa China, these are loans, hindi naman. Loan ho yan. Karamihan dyan, loan. Hindi bigay. Alam kong grant dyan, yung tulay at ang gagawin across the Pasig River. Dalawa.